Isang araw bago ang deadline ng PUV consolidation, naghain ng amended petition ang piston at iba pang grupo sa Korte Suprema na ipatigil ang PUV modernization program. Pwede bang i-TRO muna habang hindi pa nagdesisyon ang Korte Suprema? Kasi pag mag-cancel na ang prangkisa, kahit manalo pa kami sa petition, may balik mo pa ba yan? Sa amended petition, iginiit ng ilang grupo na paglabag sa karapatan ng mga tsuper at operator ang PUV modernization. Nais din nilang ipawalang bisa ang mga bagong department order at memo ng DOTR at LTFRB na inilabas matapos ihain ang naunang petisyon noong December 2023. Una nang sinabi ng korte na isinasailalim pa sa deliberasyon ang mga petisyon ng piston. Bilang konsiderasyon, sinabi ng LTFRB na tatanggapin nila kahit minimum requirements muna ang ipasa ng mga gustong magpa-consolidate. Pero hanggang ngayong araw na lang. We will give them 6 to 9 months to at least comply with all the documentary requirements. But in the meantime, ho, just to show proof na talagang sila po ay sincero po sa kanilang adhikain na sumama sa gobyerno, we will just give them, allow them to have at least the minimal requirements. Petition, yung cooperative po nila, proof na kooperatiba na sila, at saka yung ORCR nila. In the meantime, yan lang muna, pwede na po. Mga Kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.